Not sa surga na da single, sa surga na pinakamababa na duwaya. Christmas, New Year, birthday. Okay, bago yun, dako man pong birthday. Alam ko yung ibang mga bansa muro mahilig mag-birthday yan. Naiwasan niyo yung birthday. Huwag kayong mag-birthday. Huwag kayong mag-mansari. Alam, magkakalubay na may happy mansari. Kalungkot ma, mga may kadikatan naman yung mansari yan. Na mayroon pang happy anniversary. Ngayon doon mga kasuitan. Yung kasuitan niyo wala sa, ano, hindi alinsunod sa Islam. Na ano pa, pagkawin nga, nasisita, ano sisingin. Kaya hanggat suot mo yung sing-sing na mahal mo ako, na yan ay bida'a. Ah, bida'a yan. Hindi naman kailangan ng sing-sing. Kaya man ay gawain ng ano yan. Hindi na pag-ingi si Zuma. So, ngayon, mga kapatid, kailangan ituwid natin yung paniniwala natin sa mga celebration. Huwag kayong makisali. Kaya nakakalungkot ni mga kapatid natin, ang Pumbo, alam ko na dito kasi Manila, na siya ba sa Lagkanuban niya ay pinaka-kabatalo. Kaya na kailan doon tanong ni celebration na. Nandun ni kadakla celebration sa mga siya sa Balacayo. Nandiyan ang birthday, New Year, Christmas. Na may paparating na naman ngayon, araw ng puso. Ha? Huh? Valentine's Day. Araw sa advance ni kinabalot kasi sa maligat. Na haram makiselebrate. Hmm. Kanandoy kinapipitas to siya. Na umalisa naman sa sa card. Kasi nulatan mo sa mahal na mahal kita. Ha? Huh? Hindi ko makakalimutan yung araw na to. Na wag ganun. Huwag kayong mag-ganun. Kay sana all. Ang pagmamahal ay hindi lang sa araw ng Valentine's Day. Mahalin mo yung asawa mo araw-araw. Okay, mas ka mo na mababay akaluma. Napipiyanin ka ba ng ginawan? Kaka na nakakaluma ka, Lusyankar. Kay maraming ganun. Ampun mo sa mga sul. Kasi mga pambabae kasi to eh. Mga babae, nakakalungkot lang sa mga kapatid natin, mga kababaihan. Ka, ito ba, malangkas sa balik kapag umanikaluman ka, kaya yung kailima mo, nakasalagong ko po na mga karamatuwa ko na. It's a kapansang kamatuwa ka na. So dapat, mga kapatid na mga kababaihan, alagaan mo rin ang sarili mo. Kasi karapatan ng asawa mo yan. Alam nyo, si Fatima radiyallahu anha, siya ang leader ng mga babae sa paraiso. Pero sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may mauuna sa iyong papasok sa paraiso. Sabi niya, sino yun ya Rasulullah? Sabi niya, yung asawa nung nangangahoy. Inunta, leaders kanina babae sa surga, huwag ang guna nun. Na-curious siya, mas pa, nag-gape sa kanin. Sabi niya, paano ko kayo malalaman, bakit yung babae na yan, mas maunang papasok sa paraiso? Nabilisita niya. Nung bisitahin niya na wala yung lalaki doon, kay pumunta sa gubat, kay nangangahoy, kamiskinan, na hindi niya pina-welcome. Sabi niya, salamu alaikum, pwede ba akong tumuloy? Pwede ba akong bumisita sa'yo? Sabi niya, pasinsya ka na, hindi kita mapatuloy, kay wala dito yung mister ko. Kaya may salikito sa guna, dapon si mister ko siya, kamaritis to. Kay maraming maritis ngayon, subhanallah, niya, ni karak na maritis. Ako nga namaman po na maritos. Okay. So, alhamdulillah, ganun dapat sa mga babae. Ame kadasa si kaluman ka, di ka mabatalo si bisitan ka. Pag ito kang kaluman ka, yan ang batas ng Islam. Hindi yung, nakuma si kaluman ka na bang kula, hudan. Kasi hindi ka nagpaalam. Kailangan magpaalam ka sa asawa mo kahit siya ay nasa malayo, sabihin mo, kaluma ko, adang bisita ko, pagkuma, patalusin ko, para makapagpaalam ka. Kahit na best friend mo yan, yan ang batas ng Islam. Kailangan niyo magpaalam. So ngayon, hindi siya nakapasok si Fatima radiallahu anha kasi hindi siya pinahintulutan ng kanyang ng asawa niya yung babae. Hanggat sa nagpaalam. Sabi niya, pumunta dito yung anak ng propeta na si Fatima at nagpaalam na bisitahin ako. Sabi niya, ano ginawa ko? Hindi ko pinatuloy. Sabi niya, bakit? Sabi niya, hindi ako nagpagpaalam sa iyo. Sabi niya, hindi niya kailangan magpaalam. Kasi anak ng propeta yun. Ganun nila kamahal ang propeta. Sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, pagbalik niya, patuloyin mo siya. So, sunod na pagbisita niya, sabi niya, tumuli ka na.
Sabi niya, mayroon lang akong isang bagay na nais malaman. Kasi sa kabi si mga sahaba, sa kabi si mga babae pagani, iba yung mga tao noon. Kapag mayroon silang nakikita na mabuting katangian ng isang tao, na pag ginapasanin, pinagsusubikapan niya, na magawa niya yun, na hindi kanya sisiraan. Kanama sa ating puto sa guna. Kandun ikin na binasa sa tampator, ikin ang liwag ang nahingi tatanan. Okay? Iba pa lang panipagisan niya, nininiyatan ka! Bakit mo ginawa yun? Anong intention mo? Tumahan na lang, daming hindi ko alam, bakit akong inaatake na ang wala akong layunin doon para patigilan lang naman yung share. Kaya wala akong, hindi ko ginawa yun para sa pera, para sa kasikatan, o ano man. Ginawa ko yun kasi alam ko matagal nang sakuto yung mga tausan. Okay, so ngayon, sabi niya, gusto ko lang malaman bakit nabanggit ng aking tatay na ikaw ang mauunang papasok sa paraiso. Imra'atu Hattab. Sabi niya, wala akong alam, maliban, isa wala makuha ng mga babay niya ba? Simple, babalik ka surga, no? Ang mga babay. O surgang magbabay, subalik ka simple, labis orang kalumanin. Na simple, ganun din ang single. Huwag yun, nalakaw palitaya. Nalakaw palitaya sa sudama kang kalumag, kapasin isang ulan sa ngayon muli. Kaya ano, may pangapaniniwala na ganun. Hindi totoo yan. Pero take note, sa surga, na da single. Sa surga, na pinakamababa, na duwaya. Yes to buaya. Okay. So, sabi niya, isa lang ang alam ko na ginagawa ko, bakit nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mauuna akong papasok sa paraiso. Sabi niya, ano yun? Mayroon akong lagyan ng tubig, tapos isang tawil, na pag dumating ang asawa ko, na inihahanda ko yan, ipamunas ko tingin kalumang. Ipamunas. Ipamunas. Pagatingan din sa pagalon. Sinasalubong yung mister niya. Tapos, kung kaya mo, kuha ka ng electric pad. Kuha ka ng tubig. Kuha ka ng tawil, punasan mo si mister mo. Yan. At hindi lang yun. At, nagpapaganda siya. Kanayan ka mo kinapagkalisa na kanuting po first day na kinakawing salkano. Ka dapat na araw-araw kang sexy kay Mr. Mo. Mabango kay Mr. Mo. Manisan kay Mr. Mo. Kana mo na pangos na tingin ko na. Oy. Na dapat ganun ang katangian ng babae. Laging nagpapaganda sa Mr. niya kasi sukasurgan ka na siya kanikalumanan ka. Na madali man makapasok ang babae. Ang pagpasok ng babae sa paraiso na ida sallat khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha. Sino nagsala ka ng limang raka ay limang sala na obligado. Pangalawa, nagfasting ka sa buwan ng Ramadan at sinunod mo ang asawa mo. Sabi ng mga sahaba, paano namin malalaman na ang asawa ko ay sumusunod? Sabi niya, ida nadarta ilayha sarratka wa ida gibda anha fidatka fi malika wa nafsiha. Sabi niya, ang tanda na babae ay palitaya na amik katulikan kay babae ba nakapiginawan ka sa mister. Sa mga mister niya. Huwag yun, amik kakasakit yung ginawan ka sa misis ka nakamalibot na malimuntalin. Nakalala na si pata babae palitaya. Hey, malibot na na. Labi na makinigin na ngalumar mo na. Na pag nakita mo ang misis mo na lagi nakasmile, na yan ay katangian ng babae na mananampalataya. Na kapag ka umalis ka, sabi niya, ginanatan kasi kaluman ka na di ka na mahilig magmarites. Kana nang sabala na musog sa mga panika na tao kapag ikinag. Hindi ganun. Na ano to, na, may, minsan ang marites niya si mister niya. Si kaluma ko mato, ikaw ka po nagkira. Lura mo lang sa balantoy. Pamulantoy. Hindi pwede yun na mag-imaritis mo ang ano. Kasi lalo na sa social media, may mga mag-asawa, nag-aaway, pinupost nila ang mister niya at misis niya. Subhanallah, ingat ko siya ba? Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Inna asharran nasi manzilatan yawmal qiyamati al-mar'atu allati tufdi sirra zawjiha. Inna asharran nasi manzilatan yawmal finnar yawmal qiyamati al-mar'atu allati tufdi sirra zawjiha wal-rajul allati tufdi sirra zawjiha. Yan din pinakamawag, ang pinakamasama na kalalagyan sa impyerno. Ibig sabihin, pinakapangit ang kalalagyan niya sa impyerno na yung babae na pinapahiya niya ang kanyang mister. At ganun din si mister na pinapahiya niya ang kanyang misis. Kaya wala man nakakaalam dyan sa sikreto mo maliban sa loob ng bahay. Ilan ubig ka lumaya? Tingnan niyo yung mag-asawa. May gawain ng mister na walang nakakaalam, ikaw lang misis.
kami di pulau si mama nasa kuat aliu sa pulau sa rupa na baka mamay ipos mo yung mister mo na pamuluhas sa ipusan ka may ang brief ng mister ko tingnan nyo tingnan nyo yung tweet niya na pinagkayanan ka na tandaan mo na ikabilang ka sa mga tao na may pinakamasamang mapupuntan sa impyerno. Ganun ka rin lalaki, kanay pabusgar babayan na nakaluman ka, huwag niyong pahiyain. Pag naghiwalay kayo, hiwalay na, wala nang siraan, wala nang parinigan. Pag tapos na kayo, naging asawa mo yan. Oh, move on. Pero yung mga single ah, yung mga single, na huwag kayong malungkot. Kaya di, manami katuwalaga. Na yung mga future na katuwa po, na pag-itukor. Kaya merong ganun. Kaya may mga babae, kailangan din natin payuhan itong mga sulat ng mga babae. May mga babae na may kamanisan na masamili. Na may kabigkatuwa rin ba ito at ikinapiyantayin. Saka ka nalang magsisisi pag ano na. Alam mo, nung time na maganda ka, i-grab mo na. Kaya kanabagang muda, kagatuwa ka di karabata. Napamakuti kay kalaganan ka. Oh, pero huwag kang malungkot. Kaya hindi naman obligado yan. Pero kung gusto mong pumili ng lalaki, pumili ka na bata ka pa, dalaga ka pa, maganda ka pa, siksi ka pa, at bagay na bagay ka pang mag-asawa. Kaya kung matanda ka na, tiginikibat na. Wala nang ano, ayaw na nilang pakasalan ka. Itawakin mo rin. So, pero take note, pag hindi ka man nakapag-asawa, sister, na huwag kang malungkot. Sa hadis ni Imam Muslim, sabi niya, mafil jannati a'zam, no single sa paraiso. Langon na babae pakasurga. Langon na Muslim na pakasurga. Langon na dakalumani na pakasurga. Basta di mo sumakuto. Di mo sakuto, di mo pangitog sa tabirat. Huwag sa tampata. Pakasurga. Subhanallah. Ito magandang balita. Langon ng umma, lahat ng umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam makapasok sa paraiso. Da, exemption it. Yata nung bibirin, antayin ko na muna pakaluda pandote kasiksa muna. Langon na umma ng propeta, basta huwag ka lang magtambal, huwag ka lang sumama maliban sa Allah. Dakaw, pag ito sa mek, kalido ba niyong ginawa, kagapasa ko isang ulang ko sa gemuli. So, pwede ba naman, kuwana, antay, mamasunlok. Nawala na sa gemuli, nawalang single. Wala kung fiha, matashtahi ang fusukum, wala kung fiha matadaun. Lahat ng gusto mo sa paraiso, yung crush mo dito sa mundo na hindi mo man nakuha yan, natanudikan, ingin, Allah talas ka sa surgi, napakrush mo. Ayun man sinabi ng Allah. Ano to, galido yung ginawa no. Pero take note, basta yung crush mo Muslim. Kaya kung ang crush mo si Kuko, nading kamakwa. Kaya tabi, Muslim mo na si Kuko. Nawalang, kahit may asawa, mapa. Kahit may asawa. Sa paraiso na pinakamababang asawa ng babae na to. Na pinakamarami na 73. Na sa paraiso dalawa ang asawa niya. Na walang matanda, dapat kurap sa surga matuwa, dapat kalipong at mga babwa. Walang matanda sa paraiso, kailangon na babay, langon na mama pagkalunod sa surga na pagkawata. Pagkanguda kanan. 18 to 20. 18 to 20 babay. Street tila dabin. Di kalusya. Na walang tinitingnan ng babae doon. Hun kasiratu tarfi. Lam yatmithun na insun kablahum wala dyan. Hun nakasiratu tarf. Ibig sabihin, sukaluma sa surga, nadabutuli ka nin mama sa kabo. Apendo ka po po. Kalami, asyalo kayo po, turni. Yun ang pagkakaiba ng babae sa paraiso. Ang babae sa paraiso, nakatingin lang sa'yo. Di batod tulik sa padamama. Wala lang marites. Oo. Magiging dalaga ang mga kapatid natin ng mga kababaihan. 18 to 20. May tubo ni mama. Ang height natin mga lalaki sa paraiso na 60, hindi 60 feet, 60 meter. Nampu kami, may kambag ang kayo. Ha? Nampu sa may kambag ang kayo. Na nagkusog ka, pinalo ka, mambag ka, mambag tanan. Busog na busog ang tao sa paraiso. Kaya, pero sa take note, ang mundo punong-puno ng pagsubok. Hufatil dyan na tubil, Bill Makari. Yan nakalibat sa surga lang, una din kagaling yan. Di ka pagkikipad sa bayang, di ka pagatin sa mayabay, di ka pagkikinig sa lecture. Labin mayabay, kab-lecture. Oh, ampun po, pasinsya na po. Itong matinding pagsubok natin, itong cellphone. Kaya kung mag-scroll ka dyan, na may kasi zoomer na, tayo pata kasi zoomer. Yung mga lalaki na,
Kabatalu to ir. Na pagkazumpa man. Kazuma. Na yan ang isa sa mga pagsubo kasi lahat ng nakapalibot sa paraiso, lahat ng ayaw natin. Na yan nakapalibot sa surug naraka, nalangon nagkalinyan ka. Malinig ka maginama, malinig ka tiyabu, malinig ka mangimatay, malinig ka mili sa mga di mapya. Na lahat ng gusto mo, nag-ingat ka na, kaya yan ang susi ng impirno. Na ito ba pag-ingatan to? Mamakot daw, magsumikap tayo na mag-aral sa ating reliyong Islam.